Ang iba pang mga lahi ni Abraham. Ika-25 kabanata. Nag-asawa ulit si Abraham, at ang pangalan ng asawa niya ay Keturah. Ang mga anak nila ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at Shua. Si Jokshan ang ama ni Sheba at Dedan. Ang mga lahi ni Dedan ay ang mga Asureyo, Letuseyo, at Leumeyo. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Epha, Efer, Hanok, Abida, at Eldaa. Silang lahat ang mga lahi ni Keturah. Bago namatay si Abraham, iniwan niya ang lahat ng ari-arian niya kay Isaac. Pero binigyan niya ng mga regalo ang iba niyang mga anak sa iba niyang mga asawa. At pinapunta sa silangan para ihiwalay sa anak niyang si Isaac. Ang pagkamatay at paglilibing kay Abraham. Nabuhay si Abraham ng 175 taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Isaac at Ishmael doon sa kuweba sa Makpela sa silangan ng Mamre, sa bukid na dating pagmamay-ari ni Ephron na anak ni Sohar na Heteo. Ang bukid na iyon ay binili ni Abraham sa harapan ng mga Heteo. Doon inilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. Pagkatapos mamatay ni Abraham, binasbasan ng Diyos si Isaac at doon siya nanirahan sa Be'er Lahai-Roy. Ang mga angkan ni Ishmael. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsyo na alipin ni Sarah. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ishmael mula sa pinakamatanda, Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis, at Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael at naging pinuno ng 12 niyang angkan. Ang mga pangalan nila ay ang ipinangalan sa iba't ibang lugar na kanilang tinitirhan. Nabuhay si Ishmael ng 137 taon. Namatay siya at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Tumira ang mga angkan niya sa mga lugar na galing sa Havila hanggang sa Shur sa silangan ng Ehipto na papunta sa Assyria. Kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila na mga lahi ni Isaac. Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaac na anak ni Abraham. Si Isaac ay 40 taong gulang nang napangasawa niya si Rebecca na anak ni Betuel na Arameo na taga Padan Aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya. Kaya nagbuntis si Rebecca. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, "Kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako." Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Manggagaling sa 2 sanggol na nasa tiyan mo ang 2 bansa, 2 grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa'y magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid." Nang nanganak na si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon. Kaya pinangalanan nila siyang Esau. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid. Kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Si Isaac ay 60 taong gulang nang manganak si Rebecca ng kambal. Ibinenta ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Nang lumaki na ang 2 sanggol, naging maliksing mga ngaso si Esau at palagi lang siya sa bukid, habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. Mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau, pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebecca. Isang araw habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom na gutom. Sinabi niya kay Jacob, "Pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako." Kaya tinatawag din si Esau na Edom. Pero sumagot si Jacob, "Bibigyan kita nito,
kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan kung mamamatay din lang ako sa gutom? Sumagot si Jacob, kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad. Dahil sa ginawang iyon ni Esau, binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay.